Good morning! So mag alas 9 na and I'm gonna make some breakfast today. Nagluto ako ng egg. Kagabi kinain na namin itong granola eh. So, nakuha ko na yung satisfaction kaya magluto ako ng egg. Para mas mabigat at chan. And tinapay and cheese. Ito yung parating. What are you doing, Zeb? Balloon? Table. Anyways. So, yun. Kagabi was a little bit hard. Hindi naman sa gustong dumedo ni Zach. Hindi lang siya makatulog. I mean, pagka... Ano yung lulutuin ko? Nakatulog naman siya ng lor. Yung pinatulog namin siya kagabi. Pero nung nagising siya ng mga 2... Zev, don't... Wait. Slowly. Nung nagising siya ng mga 2:30, yun yung medyo mahirap patulogin ulit. Alam mo yung kakargahin. Zeb, I'm gonna cook first. Wait. Ayun na nga. Nung nagising siya ng 2:30, ang hirap niyang patulugin ulit kasi hindi alam ko anong gusto. Hindi naman siya nagsasabi ng dede. Never. So, sabi niya, there. There. May tinuturo siya. There. Gusto niya lumabas ng kwarto. 2:30 yung madaling araw. Tapos, so, binubuhat namin. Ako muna nauna eh. Binubuhat ko, nakakatulog. Pero pag hihiga na, magigising. Tapos, ayaw mahiga. Ang tagal namin dun. Hanggang sa, ayun, nakatulog din. Anyway, so that's that. I'm gonna make some breakfast. And, yun. Happy Thursday! Gusto ko na talaga papasukin si Zeb. Pero, kasi nga, sabi ko, bukas schedule ng bakuna ni Zach. Itatry namin na mag-walk-in kasi kasi nakakaano din para nakahinaya kapag ka baka dinala, kunyari kahapon dinala namin sa clinic tapos sabihin ay hindi pa siya pwede pumasok, sayang yung babayad mo sa consultation. So parang the longer it is parang mas sigurado, diba? So bukas, so sana actually hindi namin makalimutan kasi the last time, diba, nalimutan namin na ano nga na bakuna ni Zach, kaya hindi namin nadala, risked na lang to. So, yun. So, hopefully bukas, mabigyan siya ng clearance para sa Monday, makapasok na siya. Nakangalay na. Para, yan, na-miss ko na rin po, ihatid siya sa school. At, sana nga. Kasi nung the other day, nung, inaano ko pa rin siya eh, about the school. Tapos sabi ko, you want to go to school? No. Kaya sabi ko, patay tayo dyan. Kailangan ma-ready ko ulit yung utak niya na mag-i-school na siya ulit. So, yan. Grabe yung pawis ko dito. Parang ako nag-workout mga te, pero hindi. Naglinis lang ako. Naglampaso ako ng kusina at ng sala. Siyempre, nagwalis din. Woo! Init! Parang wala na agad yung kinain kong breakfast. Basta nang parang maagap. Halos kakalis lang ni Daddy eh. It's 10 o'clock pa lang. So, start na ako magluto. Ay, nako. Okay. What is that? What? Ball? Say again, ball? What is that? Uy, don't step on it. No, you're gonna fall. What is this? Uy. May mapilit. Mapilit si bata. Dung. Hi guys, ang tsaka-tsaka ko naman. Anyways, nakatapos ko lang pakainin yung dalawa. And actually, sumubo-subo din ako pero hindi pa ako totally buso. So ngayon, ubusin ko na yung kanin. Nag-iisang scoop na lang to and then I'm done. Oops, mali. Anyways, yeah. Si Zach hindi masyado kumain pa eh, pero kasi ang dami niyang nakaing breakfast. So, pakainin ko na siya ng banana ngayon. Kasi kailangan ko siya. Medyo, nag-ano siya, nag,
Hindi siya mahilig sa kanin recently. Ewan ko kung dahil dun yung sa kanin namin. Lagi pinipili niya ulam lang. Pagka may kanin, ayaw niya. So, ituturo niya pa kung ano yung gusto niya. So, natulad ngayon, puro talong lang yung kinain niya. Yes, okay lang din naman na kumain siya ng gulay. Pero gusto ko may kanin sana. Kaya parang feel ko hindi siya kumain ng marami. Anyways, so yan, kain muna ako. So, mommy, how do you do, ninja? Oh no, close the door faster. Kick. Kick. Whoa. Kick. Oh, careful. Hi-ya. Whoa, my ninja zen. How about mommy? No. I'm new home. No. How about mommy? Oh no, look at your toy. Oh no, Zach. Drink your milk, Zach. Naglalaro niya lang ang milk niya. Drink it. Oh, you don't want to drink it? I'm gonna give this to Kuya. You don't want? No, mommy. Wait lang, Zeb. No. You don't want? No. Zach, sleep na? No. Close your eyes. How do you close your eyes? Can you see? Can you see? No. How you close eyes? Close eyes. No. Nagpapakargayan. Nagpapakargayan. Pag nagtuturo siya dito, tinuturo niya dito sa lugar na ito, ibig sabihin, nagpapakarga siya. Kasi pag kinakarga ko siya dito, ako pumipesto sa electric pa kasi nainitan ako. Kaya kapag gusto niya magpakarga, tuturo niya, sabi niya, there. Okay. Sleep na, Zach. Hi, guys! Alasing ko na. Magising kami mga 4:15, gano'n. Tapos ngayon, kakatapos lang namin magmerienda. Pinakain ko ulit ng itlog si Zach kasi pag itlog, marami siya nakakain. So, ayun na nga. May sasabihin ako sa inyo. Let me just put it here. Gusto ko nang maligo, actually. May aaminin ako sa inyo, guys. Hindi ako naka-TS. Pinadede ko si Zach. Hindi naman siya humihingi. Pero ako yung nagbigay. Kasi namimiss ko na. Naiyak ako. Kanina, ano, tawag ito? Nung matutulog kami ng for nap time, di ba nga, nagpapakarga siya, ganyan. Tapos, kinakarga ko, ayaw naman matulog. Tapos, nag-start na siya magtuturo sa pinto. There. So, lumabas. Habi ko, later, ganyan. Tapos, syempre, umiiyak siya kasi alam niya yung parang itindihan niya yung later. Tapos, yun, sabi ko, one is, pag pinadede ko to, for sure, makatulog to, sabi ko. At saka, yun na nga, parang, gusto ko lang ma-try or ma-ano, one last time, sabi ko. Kasi nung last na pinadede ko siya, which was January 15 nung gabi. Kasi the next day, dun ako nag-start, January 16. Kabaga nung gabi, hanggang siyempre, yung madaling araw, hanggang pag, ano nun, yung papunta, madaling araw papunta ng January 16. Nung mismo January 16 na, nung nap time nun, yun ako nag-start na hindi na mag- padede. Anyway, parang hindi ko siya na maximize or parang hindi ko na lubos, hindi ko na yung walang moment to remember yung last breastfeeding moment namin. So, sabi ko, sige na, pagpanan nga ako, magpapadede ko siya na isang beses na lang for the last time. So, ayun, kanina umiiyak siya kasi gusto niya lumabas, ngayon ganyan. Tapos, hinihila niya ako. Nakatakip yung kumot ko lagi dito or may lampin dito sa dibdib ko, lagi nakatakip yun. Tapos yung kanina, hinihila niya ako. Nahila niya yung damit yung ganun. Kasi yun, nung lumabas yung, nakaano naman ako, nakabando. Tapos yung lumabas yung bando, sige na nga. So, nilabas ko yung boobs ko. Tapos, parang, hindi naman siya nag, ang kasi ang ayoko din pag papadede ko sa kanya, yung palipat-lipat siya na parang, 1 minute dito, 1 minute dito, 1 minute dito. Alam mo, dun ako nahihirapan. Tapos, syempre, yung bigat niya nasa akin.
So kanina hindi, the whole time nandito lang siya sa right side ko hanggang sa nakatulog siya. Tapos meron siyang isang naalimpungatan na gising. Diba usually naalimpungatan niya siya either nap time or yung talagang tulog sa gabi. Lagi may gising. So naalimpungatan siya. Hinihila na naman niya yung damit ko. So, doon na ako nag-no na ulit. So, tinakpan ko. Tapos, sabi, ano, nakatulog naman siya ulit. Hindi naman siya umiyak. Tapos yun, wala lang. Sabi ko, for the last time. Sana nga last na. Baka mamaya maano na naman ako. Yun lang, sabi ko. Sana. Kasi, nai-imagine ko kasi yung hirap na pinagdaanan namin eh. Tapos, mababaliwala. Pero, wala na akong choice kasi nagawa ko na. And, based naman doon sa kanina, nung nalimpungatan niya siya at gusto niya dumede ulit, hindi naman siya masyad, hindi naman siya nagmaktol like nung nagmaktol siya nung first day and second day na hindi ko siya pinadede. So parang, okay, gets niya na. At habang dumedede siya, sabi ko, sak, that's the last dede. After that, no more, maganon ako. Wala lang, emotional moment, naiyak ako. At least, parang meron akong ano, moment to remember. Kasi nga, nung last niya talaga, hindi ko talaga yun maalala kasi madaling araw pa yun eh. So, yun lang. Lagot ako kay daddy. Actually, sinasabi ko naman kay daddy. Sabi ko, oh, anong daddy, what do you think? Kung babadede pa ba ako or hindi na? Sabi niya, ikaw, dede mo yan eh. Pero nung sinasabi ko naman sa kanya, nung is, diba, nakwento ko rin sa inyo, sabi ko, natetemp ako. Tapos nung sinasabi ko din sa kanya, ano to, nung kanina nga, natetemp ako na padedehin siya, ganyan, kasi namimiss ko magpadede, ganyan. Kaso nga, nanghihinayang ako dun sa mga iniyak-iyak niya, tapos bibigay ko din pala. Sabi niya, kaya nga, wag na, i-stop mo na, ganun. So, yun lang. Anyways, napahaba na yung kwento ko. Hindi ko alam kung lalabas kami. Ngayon lang lumabas yung araw, pero umulan kanina. So, basa lahat. Bala ko pa naman actually, dalhin sila sa water playground. Pero tignan natin. We'll see. You want more? Wait. No. Wow naman. Pangatlong bowl na namin nung granola. Kasi yung kanina itlog, sila lang yung pinakain ko. Hindi ako kumain. Sabi ko mag-granola ako. Tapos nakita na ako kumain. Siyempre, ingin sila. Nakailang bowl na din kami. At marunan siya mag-more. More. Ha? More? Can you say more? Say more. More, please. Very good. Dami kain nila. Ito. Nahanap niya naman yung dati. His original bricks. Is that your bricks? Yeah. Yay! Bricks tawag yung sa Lego. Malabo na kami lumabas kasi makulimlim na naman. Parang maambon ulit. Oh, yes. Kala ko kanina umaraw na talaga. Okay lang. Anyway, so. Pero na kong hinandang aktibidades. Kay Zebe. Maya. Sketch paper lang to. Dapat magko-color si Zach. O, pero... Big duck. Big duck. Circle the biggest duck? Yeah. Very good. Okay. Now, use the red color. Can you circle the smallest bird? Circle the smallest bird. Very good. Okay. Circle the smallest flower. That one. Okay. And the circle the smallest duck. That one. Yes, good job. How about use the blue one and circle the medium bird, medium-sized bird. Yeah. Which one is the medium? Very good. Then circle. Yeah, circle. It's raining. Circle. Yeah, it's raining. Check pain. Don't climb na. Zeb. Circle the medium size flower. Come on. Okay. Say hi guys. Hi guys. So today's activity,
I got him this. How do you call this? What do you call this? This one. This for you. This is actually for fine motor skills. Kasi ano siya, threading. Parang yung ganyan, ito thread. Pero sabi ko, to make it more fun, since may link si Zeb sa mga patterns, the other, last night, gumawa ako ng random pattern. Lima-lima lang para hindi masyado overwhelming. Tapos, pinituran ko, pinrint ko, and I laminated it. And then, I will ask him to follow these patterns. Para lang merong konting challenge. Kasi, ano, madali lang naman yung ano. Actually, medyo nahihirapan siya. Okay. So, Zeb, what you're gonna do is you're gonna follow... Put it down! Yeah. Down. Put it down. But you need to follow this. Look. You need to follow the picture. Look. Look, Zeb. So, this is what you're gonna follow. Look. Cloud, the tractor, the train, a bus, and the octagon sign. Yeah. So, you need to follow this picture. So you need to remove it first. Wait, you have to remove it. You have to start from... You got it? Yay! Good job, Zach. Cloud. Cloud? Oh, what do we need? What do we need first? Tractor. No, what's the first feature? Cloud. Cloud. So, This cloud. Now, this one is yours. No, it's mine. Okay. First, you need the cloud. Yeah. Oh no! Good job. The next, what do you need? What's next to the cloud? Tractor. Where's the tractor? That one. No, this is a tree. Yeah, good job. Put it down. No. Up. Up here? Yeah. Okay. Up here. Yay. Next to the tractor is what? What comes next to the tractor? Train. Train. My train. Mine. This train. Okay. Very good. And then what comes next after the train? Look at the picture. What comes next after the train? That taxi. Bus. My bus. Okay, go. Where's the bus? Where's the green bus? That one. Yeah, okay. Put it. Yeah, look my rope. Jump rope. Jump rope? Yeah. Next. What's the next one? It's an octagon sign. It says stop. See? Yeah. Where is it? There it is! Good job! Yay! Other side. Yeah, other side. Next. Good job, Zeb. Did you follow the picture? Yeah. Okay, look. Let's look at it this way. Look. Look, is it the same? Yeah! It's the same? Yeah, Ma! Yeah! Yay! Hi, guys! Ano oras ba? 7:45? Wala pa si Daddy. Tinexto siya ng mga 7. Nasa office pa daw. So, yeah. I don't think maaari siya makaka-uwi today. Maybe because, kasi tomorrow, baka it's either hindi siya pumasok or mag-half day siya. Kasi sabi ko nga, nadali namin si Zach, schedule ni Zach for bakuna, pero si Zeb, i-walk-in lang namin. For walk-in, hindi naman namin masasabi kung anong oras siya maa-attend. Paano, what if kung hapon pa available or what, I don't know. So, hindi ko sure kung anong oras or kung makapasok si Daddy bukas or what. But, yeah, kasi siguro overtime ang lolo niyo. Medyo late na rin kami kumain kasi ang daming ano, kinain merienda kanina. Kaya, ano, sinimple ako muna ng ligo after ko silang paliguan. Ayun. Anyways, may sasabihin ako. Ay, nakalimutan ko. Okay, later. Okay, guys. It's already, 9:05.
Okay. And nantay ko na si Daddy dumating. Malapit na siya eh. So, hindi pa kasi ako kumain. Gusto ko magsabay na kami. Kasi kanina para medyo busog pa rin ako. So, yun. Baka hindi din ako mag-grocery today kasi nga, hindi ko pa sure. Kung hindi ma, kung ano man, may spam pa kami. Ano, natin akong itlog. But, yeah. Eh, I want to study. Hi. Say hi. Naubos na naman niya yung isang bote niya. Okay. Anong tawag dyan? Hindi siya bote. Basta yun. Say hi. Baba, black sheep, have you with you? Yes, sir. Yes, sir. You're showing that? Mag-uhol ka. Anyway, so yun, I'm gonna end the vlog kasi wala naman nang ganap. Wala. Well, this whole day, wala namang ganap like any other day. But yeah. Iyan natin mamayang gabi how it's gonna be. And tomorrow, pag binakunahan si Zach, I'm scared na baka lagnatin siya. Tapos, syempre, kailangan niya ng comfort. So, baka hindi ka mapigil lang magpa. Magpa, parang tinapos niya yung sentence ko. Blue? Where's the blue? There. Pointing at that. So, mommy, where's the blue? That one. Okay, anyways, we're just playing Lego over here. And yo, we're gonna end the vlog. This blue. Okay. Say goodnight to Zeb. Zeb. Say goodnight. Yellow. Okay. Green. Zach. Oh, where's green. The orange? Green. Where's the orange? Green. Baka turo lang yun, oh. Grasshopper. Where's the kangaroo? Green. Kangaroo. That one. Uh-oh. Sorry. Then. Sorry. Okay. Oh, say bye. Bye. Good night. Bye guys, see you tomorrow. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye. Kangaroo? Yeah, good job.